kumusta at welcome sa Barangay Ugaw mga kagala. Tere at samahan nyo ako magliwaliw sa barangay na ito. Ngayon lang ako nakapasok sa barangay na ito kaya kung excited kayo mas excited si Masakerong Gala na makita ang Barangay Ugaw. Shoutout nga pala sa mga taga Barangay Ugaw at lalong-lalo na sa mga hindi makauwi sa barangay na ito. Ako na po ang bahala magdala ng Barangay Ugaw sa mga cellphone at computer nyo. Sa pamamagitan nito para na rin kayo nakauwi sa lupang sinilangan nyo. Bago tayo makarating sa pinakasentro ng Barangay Ugaw, aalamin muna natin ang maikling kasaysayan ng barangay na ito. Disclaimer lang mga kagala, ang mga impormasyon na ilalahad ko sa aking video ay bunga lamang ng aking maingat na pananaliksik. Ano mang maling impormasyon na makikita, mababasa, o maririnig sa aking video ay maaari ninyong itama sa pamamagitan ng pag-comment sa comment section para mabigyan ng tama at nararapat na impormasyon. Welcome mga kagala sa Ugaw Elementary School. Napakaganda ng eskwelahan dito. Shoutout sa mga nagtapos at sa mga kasalukuyang nag-aaral sa paaralang ito. Lalong-lalo na sa mga masisipag na mga guro. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa mga hindi nakakaalam. Ang Barangay Ugaw ay ipinangalan sa isang malaking puno na tumubo sa lugar na kilala sa lokal ng pangalan bilang Ugaw. Sinasabing ang puno ng Ugaw ay saganang tumutubo dito sa lugar na ito noong unang panahon. Ang Barangay Ugaw ay orihinal na sakop ng Barangay Pires bilang isang sitio. Noong ikalawang digmaang pandaigdig noong Oktubre, 1943, ang mga residente na pinamumunuan ng ilang respetadong pinuno ay nagpasya na humiwalay sa Barangay Pires at nagtatag ng kanilang sariling barangay. Ang desisyong ito na humiwalay ay ipinatupad noong Oktubre taong 1943 nang dumami ang mga naninirahan. Pinili ng mga residente si Ginoong Dionisio Fajardo bilang unang tenant del barrio. Hindi nagtagal matapos ang pagkakatatag ng kanilang barangay, nagsimula na ang mga naninirahan sa kanilang susunod na aktibidad, ang pagtatayo ng ermita. Para sa kanila, mahalaga ang ermita sa kanilang barangay government hindi lamang dahil kailangan dito nila ilagay ang kanilang patron na si Saint Dolorosa na nagmula sa Danao, sityo ng barangay Bagakay, kundi dahil ang ermita ang sentro ng kanilang mga gawaing panrelihiyon. Kaya naman, pagsapit ng Nobyembre ng taon ding iyon, sa pamamagitan ng bayanihan, naitatag ng mga tao ang kanilang ermita at naitayo ang kanilang kapilya sa baryo. Matapos makumplito ang kanilang baryo chapel, ang unang misa ay ginanap sa barangay. Kaagad pagkatapos ng digmaan, itinayo ng mga residente ang kanilang paaralan. Ang barangay na ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng munisipalidad ng Gubat at ito ay napapaligiran ng mga barangay. Sa hilaga ay ang Barangay Paco, sa timog at silangan ay Barangay Tires at sa kanluran ang Barangay Tagaytay. Pagamat ang barangay na ito ay itinatag noong 1943, ito ay naging opisyal na barangay lamang pagkatapos ng paglaya noong 1945. Huli maraming salamat po mga kagala sa panonood sa aking video. Sana ay hindi po kayo magsawang panoorin ang aking mga handog na adventures. Kung hindi ka pa naka-follow at naka-subscribe, hinihingi ko po ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-click sa subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ni Masakerong Gala. Maaari nyo rin akong suportahan sa aking Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow, pag-like at pag-share sa aking mga video. Maaari nyo rin i-comment ang inyong mga suggestions at reactions para mas mapaganda ko palalo ang aking mga videos. Maraming salamat po mga kagala. Sana ay patnubayan po tayo ng poong may kapal at bigyan tayo ng masaganang buhay.